Noong nakaraang araw nga lang kabataang ay ating naanunsyo na posibleng mag-offline ang MPLPH na kung saan ito nga ay kumpirmado na mismo ngayon. At ito ay mas lalong nakakapanabik. Mas lalo kasi nating makikita o mararamdaman ang gigil ng mga players sa kanilang magiging laban. Kasunod nito ay may bagong pakana ang munton sa kanilang MPL website na kung saan pwedeng-pwede ka na magbigay ng sarili mong prediction. At sa kasalukuyan, umaabot na nga sa 118 ang nagbigay ng kanilang mga prediction. Kaya naman lumabas na mismo sa tawas kung anong kupunan ang posibleng malaglag ayon sa pulso ng ML community. Pero teka, ohoy! Kamusta ka batang? Si Inspi na naman nga pala ito at nandito na naman tayo para sa isang balita na dapat mong malaman. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan, tara! Unang-una, mapunta na muna tayo sa usapang offline tournaments at susubukan nating sagutin ang ilang mga katanungan ng ating mga kabatang. Ang MPL ay magsisimula nga sa February 18, 2022, alas 6 ng hapon, na kung saan ang naunang o ang unang kupunan na maglalaban ay ang Blacklist versus Onyx PH. Ngunit kabatang, ang laban na ito ay online pa lamang dahil magmula week 1 hanggang week 4 ay mananatili muna ang lahat ng ating mga kupunan sa kani-kanilang mga bootcamp para dito maglaro. Marami pa kasing kailangang ayusin ang munton bago tayo tuluyang mapunta sa on-site tournament, katulad ng mga permits na kailangan nila. Kailangan rin lahat ng mga players ay fully vaccinated at syempre, hindi mawawala ang swab test sa kanilang lahat. Inaayos pa rin ng tuluyan itong munton ang venue kung saan paano nga ba ang magiging setup nito. At syempre, kailangan nilang masiguro na ligtas ang pagdadausan ng nasabing tournament. Medyo nakakalungkot nga lang talaga dahil iilan lamang ang pwedeng pumasok na ang ibig sabihin, kahit offline ang kanilang magiging laro ay malamang sa alamang nakaburo ka pa rin sa iyong bahay. Wala kasi tayong magagawa rito kabatang dahil mas priority ng munton ang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Pero alam nyo ba na ito na muli ang unang beses na masisilayan natin na offline na ang MPL matapos nga ang 4 na season na dumaan sa atin. Pero kabatang, dilinawin ko na limitado lamang para sa mga casters, players at staff ang venue ng tournament at hindi sila tatanggap ng live audience rito. Pero huwag kayong mag-alala dahil malinaw at malinis pa rin ang ating mapapanood na laban sa kanilang Facebook, YouTube at TikTok. Kumbaga, ang makakaramdam pa lamang ng offline vibes ay ang mga players at hindi pa sa ngayon para sa mga manonood. Kaya naman pagpasok ng week 5 nitong regular season ay mapapanood natin sila ng magkakasama. At syempre, week 5 hanggang grand finals na nga ito, mga kabatang. Napakalaking tulong rin nga ng offline tournament para sa ating mga players dahil dito ay maiiwasan ng dalawang kupunan na magkaroon ng samaan nila ng loob. Dahil dito, matapos ang inyong laban ay pwedeng-pwede na kayong magkausap at para na rin hindi na uuwi sa finger heart sa kada matatapos ang kanilang laro. Pero alam nyo ba kabatang, ang isa sa pinakamagandang epekto nitong offline tournaments, ito lang naman ay maiiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari sa oras ng kanilang laban, katulad ng pagtutupak ni Converge at syempre ang mga biglaang pangyayari sa mga players katulad noong C-Ball na nangyari kay H2. Dito kasi ay mas matututukan ng munto ng ating mga manlalaro, isama mo pa na mas magandang tingin
tingnan ang production na gagawin itong Muntod ngayon kumpara sa online tournament. Pero mas nai-excite pa rin akong marinig yung mga matitindihang sigawan ng ating mga players, yung tipong uwe, uwe, uwe. Samantala, ang kasunod naman nito ay ang prediksyon ng nakakaraming mga ML fans na kung saan maging ikaw ay pwedeng-pwede na gawin ito. Mag-login ka lamang kabatang sa MPLPH website gamit ang iyong Facebook account. Dito mo makita ang 8 kuponan sa kanang bahagi at mayroon namang top 1 hanggang top 6 sa kaliwang bahagi. Napakasimple lang nito kabatang, dahil i-click mo lamang ang kuponan na sa tingin mo ay makakapwesto sa top 1 pababa hanggang top 6, kung saan syempre ito naman ang para sa akin. Mauuna pa rin para sa akin ng Blacklist International, although mayroong doubt akong nararamdaman na baka ang Onyx PH ang makapwesto rito. Pero sa ngayon ay ilalagay ko naman muna ang Onyx PH sa pangalawang pwesto, dahil para bang may pagbabago sa kanilang paglalaro noong Cebol na kapag pala wala si Kyrie ay para silang napipilayan. Dito kasi ay nakikitaan ng mga teams sa MPL na ang kailangan lang pala nilang pilayan na itong si Kyrie, dahil sa oras na ma-focus nila ito sa laro ay mahihirapan na ang Onyx PH. Pangatlo, ilalagay ko naman ang kuponan na NXP Evos dito kabatang, dahil para sa akin mas nag-improve sila lalo ngayong season ng dahil sa pagpasok ng mga amateur players na ito na talaga namang nagdo-dominate rin o nag-dominate rin noong Cebol. At sa pang-apat na pwesto ay ilalagay ko naman dito ang kuponan na RSG PH. Pero medyo nang da-doubt rin ako sa kanila, dahil wala nga si Iyaknu na posibleng bumago ng malaking porsyento sa laro nitong RSG PH. Nakita naman natin na sa tuwing nalulugi ang RSG ay parating to the rescue itong si Iyaknu, at nabubuhat niya minsan ang kanyang kuponan. At sa panglimang pwesto naman kabatang ay ang kuponan na Echo, kung saan para sa akin nasa punto pa sila ngayon na nagpapakitang gilas pa sila ng sabay-sabay, yung tipong wala pang gusto na mag-step down o magpakumbaba para mabalance ang kanilang kuponan. Alam nyo ba yung tipong pareho kayong matapang ng kaibigan mo at basta na lang kayo sumusugod na hindi nag-iisip basta-basta, basta matapang lang kayo. Ganitong-ganito ang tingin ko sa Echo, yung tipong confident sila na kaya nilang lahat na manalo, pero yung confident na yun ang posibleng tumalo sa kanila. At ang pang-anim naman para sa akin ay ang Bren Esports, dahil nga napanood naman natin na talagang malalakas ang mga bagong membro nitong Bren Partida pa na walang Flop at Marco noong naglaro sila sa qualifiers, pero nakita rin natin na kayang-kaya pa rin talaga nila ang manalo sa pangunguna nga nitong si Sa siya. At mas magiging solido palalo itong Bren sa oras na kompleto na mismo sila bilang main 5. At nakakatakot rin itong Bren sa oras na mag-sync in talaga sila sa isa't isa, yung tipong confident na sila ng magkakasama. Kaya mapunta naman tayo sa prediksyon ng mga tao o kung sino ang dalawang kuponan na posibleng malaglag ngayong season para sa kanila. Dahil sa resulta ng MPLPH website, abay, ang boto o ang nauuna sa kanilang listahan nga ay itong Omega Esports. Dahil kasi kabatang sa pagkakaroon nila ng conflict sa kung sino ang dapat nilang ipasok na jungler. Para kay Ryzen ay nakita naman natin na kinakapos pa rin ang taong ito noong Cebol qualifiers. At para naman kay KLDJ ay muling dadaan sa malaking adjustment si The King bago niya muling maibalik ang lakas na meron siya. Ganito rin sa kuponan na TNC, na tila ngayon ay parabang nagtatago sa kanilang mga rank game at scrim, kaya naman ganito na lang kung ipredict sila ng mga tao. Kaya naman sa unang kuponan na Blacklist
office ay nakakuha ito ng 75% votes, ONIC PH 54%, RSG PH 34%, NXPE 32%, ECO 25% at BREN na pantay lamang din sa ECO. Kung saan dito ko na gustong ipasok ang ating tanong. Number 1, anong week ng MPL magsisimulang maging offline ang MPL? Pangalawang tanong, sino ang allowed pumasok sa on-site o sa offline tournament nitong Munton? Pangatlong tanong, ayon sa prediksyon ng mga tao sa MPLPH website, anong kupunan ang nakakuha ng 34% na boto? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa MPL na offline na nga at sa prediksyon ng ML community dito sa Pinas. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.